Oh, ito. May mga kilala ba kayong sobra kung gumastos para lang sa kanilang mga video games? May kilala ko niyan. Ano-ano nga ba ang mga indikasyon ng addiction sa video gaming? Alamin natin yan sa Pinoy Health and Wellness Report ni Vian Dacles. Ito yung addiction na talagang hindi mo na makontrol yung kahiligan mo. Mm-hmm. Na nababago na yung iyong mindset. Mm-hmm. Even your lifestyle, Doc. Even lifestyle and specifically your behavior. Iyan. Yung talagang to the point na talagang ang mundo mo ay gumagalaw na dito sa computer shop. Mm-mm. Wala ka ng ibang gagawin kundi kumain, matulog, magpahinga sa loob ng computer shop. Mm-mm. Ang pahinga mo lang siguro yung sabihin mong, sandali, iinom lang ako ng tubig. Oh. Baka hindi ka makainom ng tubig. Correct. Iba, i-CCR lang. Yan ay pinakapahinga. Oo, pero dito na yung umiikot yung mundo mo. Mm-mm. Yung buhay kabataan, bahagi ng buhay kabataan mo ay ang paglalaro ng computer games o online games. Mm-hmm. So kapag ito ay dumating na sa point na hindi mo na ma-identify yung sarili mo na nasisira na yung kinabukasan mo, pag-aaral mo, iba na yung sleeping pattern mo. Mm-hmm. Meron ka ng ibang nararamdaman like bugnuting ka na, talagang hinahanap-hanap ng katawan mo. Then probably you are now suffering from that kind of addiction. Mm-mm. Pero still on the process of ano pa ha, what we call this pag-aaral. Mm-mm. Kasi baka naman kasi hindi porket naglalaro ka ng computer, adik ka na. Mm. Oh, ito, babala sa mga laging stress sa trabaho dyan. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, ang madalas na pagiging stress sa trabaho ay may negatibong epekto sa kalusugan ng isang tao? Sa katunayan, katumbas umano ito ng epekto ng secondhand smoke. Kung paano ito nangyayari, alamin natin yan sa Experts Opinion Report na ito. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.